Bukas na raw ang implementasyon ng price cap sa bigas. Pakiusap ng DTI sa retailers, magsakripisyo muna. Magbabalita si JC Cosico. Napapakamot ulo na lang mga mamimili sa mataas na presyo ng bigas. 42 hanggang 56 pesos kada kilo ang presyo ng well milled at regular milled rice sa Metro Manila. Dati doon sa 100 kumi matitira pang sukli. Tipid na lang sa pagsaing. Ang solusyon naman ng gobyerno, magtakda ng price ceiling sa bigas. Simula Martes, magiging 41 pesos na ang kada kilo ng regular milled rice. 45 pesos naman ang bentahan ng well-milled. Yun nga lang, palugi ang ganitong bentahan ayon sa rice retailers. Eh sana bigyan nila kami ng ganong bigas na pwede namin ibenta ng 41. Sila mag-supply sa amin. Ano, magtitinda ka ng palugi? Saan kami kukuha ng ganong presyo? Eh wala nga nagdi-deliver na mababa. Sagot naman ng DTI sa mga retailer, magsakripisyo muna. Temporary measure lang daw ang price cap. Hilingi ng pamahalaan yung sakripisyo ng mga retailers na medyo tumulong rin sila sa mga mamamayan. Nakakarami na based sa computation namin, pwede kasing ibenta pa na siguro hindi naman lugi, baka wala lang kita. Ang ilang grupo naman ng rice retailers na nawagan ng tulong sa gobyerno. Ang mahapte sa kanila yun eh, ibabayad pa sila ng pwesto. Ang nakikita ko dyan is tulungan natin. Saan magsusource ng pambenta ng 41 pesos saka 45 para maibenta ng retailer sa ganitong presyo. May inaayos naman na raw na subsidiya para dito. Handa rin daw ang gobyerno na mag-import ng bigas. Kinausap ng gobyerno ng India na buksan mo yung regular rice mo para makapag-export sa Philippines. So may mga parating na Indian rice. Tapos kinakausap rin yung ibang mga traders na maayos naman, yung maayos na ilabas na. Sa Martes, mag-iikot ang DTI sa mga pamilihan para mamonitor kung sumusunod ang mga nagbebenta ng bigas sa price cap. Ang mga mauhuling lalabag pwedeng maharap sa kasong administratibo at pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 1 milyon. Pati mga hoarder, mananagot din daw sa DTI. Masyadong kakaiba yung pagtaas ng bigas. So, malinaw na meron, lumalabas na malinaw na may mga ebidensya ng hoarding and profiteering and price manipulation. Pero kailangan bisigahan, puntahan yung mga bodega, hanapin tong mga to. Para sa 1PH, JC Cosico News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.